tawid ka muna dito, tawid. Tawid. Tunay, dito na. Baka masagasaan tayo. Magandang gabi po, no, sa ating mga kababayan. At inyo pong nakikita ngayon, isa pong senior citizen na meron pong dalang kariton. Naglalakad po siya ngayon, mga kalingap. At tawagin po natin. Ay! Ay! Halika muna! Medyo mahina na yung ano. Oh, tawid ka muna dito! Tawid! Tawid! Dito na, dito na. Baka masagasaan tayo. Ang dala mo? Ano? Pangkalakal? Mga kalakal po, mga plastic, mga karton, mga lata po. Nangangalakal lang po. Nangangalakal po kayo? Opo. Ano po pangalan mo, nanay? Natividad Gutierrez po. Natividad Gutierrez. Taga saan po kayo? Nasa pabahay po, doon sa Dorotea po. Eh, anong oras na? Alas 6 na po ng hapon. Eh, naglalakad kayo. Nga po eh. Ano, nabinta mo na ito? Hindi pa. Ibibinta pa lang doon sa kalugbog po. Eh, magkano ang kinikita kasi mo dito? Kasi doon kami kumukuha ng anak ko ng pagkain po sa junk shop. Nito. Sa junk shop? Okay. Eh, magkano naman yung kinikita mo nito sa isang araw? Minsan. Minsan po. 50, 60, ganun. Ha? Paghahanap mo ng ano, umaga hanggang hapon? O hanggang ganitong oras? O hanggang ganito. Minsan nga, gagabihin nga ako. Gagabihin. Meron pa kayong asawa? May asawa pa kayo? Anak lang po isa. Ilang taon na yung anak mo ngayon? Eh ano na po yun, binata na po yun. Anong, may trabaho siya? Wala po. Wala po siyang trabaho. Eh, ilang taon na po? Ilang taon na po siya? Nasa ano na siya, nasa bahay lang po siya, taga-Laba, taga ah, ilang taon po. Ilang taon na po siya, nay? Ano na po yun? 30 na po. 30 na, tapos nasa bahay lang siya? Sa bahay hindi lang siya. Hindi siya naghanap ng trabaho? Dati po, nag-ano siya, nagtrabaho sa Las Piñas pa. Nung narilukit na kami dito, wala na po. Saan ba kayo dati nakatira? Sa Las Piñas po. Na ano ka dito? Narilukit kayo dito? Opo, narilukit po kasi nasunog bahay namin sa Pasawan. Ah, kaya dinala kayo dito sa Naik? Dinala kami dito. Hindi ka ba nahirapan na ganito yung buhay mo, Lola? Kaya nga po, nasa simento kami. Walang sahig yung bahay namin. Simento lang ang sahig. Simento? Tapos magsaping karton. Eh, kaya ihilingin ko po sana kung meron naawa. Di ba si Milchanko naawa siya? Kay Milchanko? Opo. Di ba? Magbibigay siya, naawa siya sa mga mahirap. Mangingi lang po ako ng kahit mumurahin po, gilid lang po para hindi na kami matulog sa simento. Yan po mga kababayan, no? Si Lola ay tumiling po siya ng tulong kay Milchanko. Pero ito, natagpuan po natin siya. Pwede po tayo makatulong po dito sa kanya po mga kababayan. Kasi ito pong kanyang trabaho, anak buhay niya ay panguha ng kalakal. Sa isang araw ay kumikita lang po siya ng 50 hanggang 100. Maghapon po ang kanyang pag-iikot. Tulad nito ngayon. Tapos magbabayad pa sa ilaw, tubig po. Babayad? Paano ka nakasurvive yan, Lola? Yung bahay, sinisingil na kami ng hulog. Hulugan po yun. Sa NHA? Eh, magkano ang hulog mo doon? Noon, ang sabi, nung bago kami nirelocate, 200 lang doon yan. Oh, pero ngayon? Ngayon, inabot na ng 6 na taon, saka sila naningil kung kailan ng pandemya na hulog. Magkano ng hulog mo doon? 300, nag-iipon ako ng pasampu-sampu. Kahit maglugaw-lugaw na lang kami, basta ilagay ko sa isa yung latang gatas ko. Nakakaawa itong sampu-sampu. Ba 300 din yun sa isang buwan. Saan kayo banda nakatira? Sa Dorotea to po. Ha? Dorotea to. Dorotea? To. To? Dito ka lang ba palagi? Dito lang. Dito lang ako nagaan palagi. Araw-araw na ako. Maliban lang po. Kung sinabi may bagyo, tapos pero kahit sabi may bagyo, kung walang ulan, hindi ako lupakan. Punta na, gusto mo, punta natin yung bahay mo? Ngayon. Ha? Hindi, pwede kayong pumunta doon. Block 49, lot 21 po. Block 49? Lot 21. Lot 21. Ngayon,
ito, lakad-lakad ka lang papunta doon. Lakad-lakad lang po. Buti nga, meron lang akong ganito. Binigay ng anak kong babae ko na sa preso. May anak ko kong babae, may ako rin ako doon. Kaya nga, gusto kong humingi sana ng cellphone na mamurahin. Di ba may tag 300 daw? Oo. Para meron. Para matawagan ko yung anak ko. Ilan ba ang anak mo, Nay? Dalawa lang po. Saan sila ngayon? Yung isa lang nasa akin. Tapos yung isa nasa 36. Meron ng ano? Meron silang anak buhay? Yung asawa niya, driver. Ngayon, yung driver sa Las Piñas, Alabang sa Pote. Binigyan ng ayuda yung para ipamigay sa mga driver yung may-ari ang binigyan. Hindi siya nabigyan. Hindi nabigyan. Yung may-ari ng tricycle nabigyan. Hindi siya binigyan. Nag-drive siya na Alabang sa Pote jeep. Grabe ang sitwasyon. Nagtampo siya, umalis siya. Ay, nahirapan din siya eh. Nasa 3-0 siya, nag-anok siya ng trabaho. Ang hirap nito mga kalingap, no? Paano mapagkasya mo nanay sa isang pagkain nyo na yung anak? Kumikita ka ng 50 pesos, ang hirap, hirap i-anoin. Basta may bigas lang. May bigas lang kahit na kape o kahit na asukal na lang. Ito nanay, nakita kita ngayon. Bisitahin ko yung iyong bahay para makita natin at kung ano man ang may tulong namin sa iyo ay kami handa naman tumulong para sa abot nating makakaya. Ipinawakan din natin ito sa iba nating mga kababayan na pwede pong makatulong sa inyo. Sana makatulong din sa inyo. Sana mabigyan ako ng folding bed po. Folding bed lang talaga. Na kahit mura lang. Tsaka anong cellphone na kahit mura lang ba? Sige. Matawag-tawag ako sa anak ko. Oh, huwag kang mag-alala. Tsaka sa pamangkin ko. Nasa Cebu po, pamangkin ko. Sino pangalan pamangkin? Baka mapanood niya ito. Panawagan natin. Lilibet po. Lilibet. Lilibet. Lilibet Grijaldo po. Oh, shoutout po kay Lilibet Grijaldo. Ito po si nasa nanay. Cebu po. Ang inyong lola. No? Ano ba? Gusto mong umuwi doon? Hindi po. Panawagan mo lang sa kanya para... May pamangkin na ako. Nasa Amerika kayo? Rin. Ha? Nasa Amerika yung pamangkin ko. Kaya lang, nang kausap kami noon, ang sabi niya. Noon sa, nagbayad ako sa ilaw sa 13. Lumaan ako sa anak ko, babae. May cellphone yung anak ko. Kaya nakita niya ako. Tapos sabi, Tia, gusto ko may cellphone ka sana, Tia, para tawag-tawagan kita. Ayun! Kasi ang sabi niya, sa lahat ng kayo magkapatid, ikaw na lang natira. Si mama wala na, si tia, si tio wala. Ito nay, ito lola, malaking pagkakataon nito. Saan ba ngayon sa Amerika? Nasa Amerika yung pamangkin mo. Anong pangalan niya? Baka, kasi tagapanood po natin, halos po mga OFW. Ano ba pangalan niya? Ano, Bilyanda. Ano yun? Bilyanda Grijaldo din po. Ayan, kay ate Brilyanta Grijaldo. Ayan po si nanay, si tita mo. Ay, nandito po. Hirap po ang buhay niya. No? Ikaw daw po ang tumutulong sa kanya. Ito nga po, nag-iiling po siya ng may cellphone para makakontak po siya sa inyo at makakontak sa ibang mga pamangkin upang makahingi po siya ng tulong dahil ang sitwasyon po nito, napakahirap. Kakapasok lang kasi niya nagsabang. Kakapasok lang, atis. Kakapasok lang daw. Oh, kasi bago lang siya dinala ng asawa niya doon, dito sila pinagbalik siya. Okay. Sa ngayon, nanay, bigyan kita ng ano? Bigyan kita ng pera mo. Wakan. Salamat po. One, salamat two, po. Merry Christmas. Three, Happy New Year. Happy birthday. Four, Happy five. Seven. Happy Valentine. Eight, Merry Christmas. Eight. Happy New Year. Ikaw na bahala dyan, ha? Sige po, salamat po. Ay, bili mo ng bigas, tapos yung anak mo, sabihin mo, maghanap ka mo siya ng trabaho. Tulungan ka niya. Pag nakapunta yan doon kay papa niya, hiwalay kami ng papa niya. Nakasaka anak niya, pag nakapunta yan, nag-asawa ng iba yung papa niya. Sabihin mo sa anak mo, anak, tulungan mo naman ako kahit mga lakal lang tayong dalawa. Eh, dapat eh, ikaw gusto yung... Gusto nga aso niya siya mga lakal. Ayaw kung baka makagat ng aso yun. Ako. Bakit makagat ng aso? Kasi... Ang dami lang may aso eh. Hindi, Lola. Dapat nga, Lola, ikaw nga ang dapat na sa bahay at siya ang mangalakal. Bakit ngayon baliktad? Sabi niya, ako na lang, mama, ganun. Sabi ko, sus, makagat ka pa na aso. Nanay,
isipin mo yung sarili mo, matanda ka na. Mahina ng katawan mo, tapos ikaw pa yung nagtutulak ng ganito. Ikaw pa yung naghanap buhay. Pero kasi yan na lang, baligtad siya ng tagaluto, tagalinis. Tapos may alaga akong mga sisiw. Bumibili ako sisiw dyan sa highway ng San Roque. Sige, magagabi na oh. Inalagaan ko yung mga sisiw. Pakabuting ka ng gabi. Oh. Ito nga, gawin kong kulungan sa sisiw. Oh, sige, maghinay-hinay ka na, Lola. Kasi gabi na. Salamat po, Merry Christmas, Happy New Year, Happy Birthday, Happy Valentine. Ah, grabe, kompleto na yun, ha? Sige po, ingat, ha? Sige, tawid na kita dun. Sige. Direksyon ko dito. Oh, tawid na, tawid. Tawid. Kawawa naman itong matanda ito. Bibisitahin kita doon sa tiyentirhan mo, ha? Oh, sige po. Oh, huwag ka mawala ng pag-asa. Makapunting-ting na kami para kahit mamurahin lang po. Oh, bibili. Kahit isa lang kasi may isang pudingin na luma. Bali nga, ayaw niya umiga doon. Sige, pag makita kita uli, bilhan kita ng folding bed, okay? Pag di kita makita, bisitahin kita doon sa lugar mo. Oh, sige, hinahinay ka na kasi madilim na. Salamat. Ingat ha. Merry Christmas, Happy New Year. Oh, oh, Christmas na nga ngayon. Yan po mga kababayan, ang sitwasyon po ng isa nating kababayan na senior citizen na tanging hanap buhay po niya ay pangangalakal. Ang hirap, no? Ganitong sitwasyon po mga kababayan. Oh, nakikita natin, no? Ay na po si Lola po mga kababayan, no? Sana po, no? Maraming makatulong dito sa kanya kasi ramdam natin yung kahirapan po, no? Ang paghihirap niya ngayon, ramdam natin mga kababayan. At hilinga po niya ay makabili po siya ng maliit na cellphone, yung muray na cellphone at folding bed. Kasi para meron siyang pang-contact. Ayun nga po, nabanggit natin kanina, meron siyang mga pamangkin doon sa ibang lugar. Sana po eh makita niya ito, alam natin na tumutulong din po 'yon. Yan ang nabanggit niya kanina, yun din po tumutulong din po sa kanya. Salamat po sa inyong panonood sa ating video. Paki-share ng ating video, paki-like, paki-follow ang ating Facebook page at ang ating YouTube channel, paki-subscribe sa mga hindi pa naka-subscribe. At siyempre, ayun po, si Nanay, nandun na po. Patuloy natin suportahan ang mga programa ni Kuya Val at Ednat Kalinga Prab. No, shout out sa mga lula ko po, sa mga Kalingap Solid Viewers, supporters and sponsors. Shout out po sa inyo. Sa team Tigang, oh, sa team Sabik, no? At saka sa team Marites, shout out sa Kalingap members. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay kayong lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye.